Eto po si Witty, kasalukuyan pong nakikiramdam sa kanyang sugat dahil itong bagong nililipatan naming bahay ay may mga dating stranger cat kung saan napapadayo sila dito sa aming tinitirahan. Ito nga ay nagtatago siya sa ilalim ng sofa kung saan iniinda ang kanyang sakit malapit sa kanyang bayag. Ginagamot ko na yan siya ng snake plant dahil pag ang ginagawa ko po sa tuwing meron silang sugat ay agad nilalapatan ko ng home remedies na snake plant. Nasa right side po ang kanyang sugat. Eh, hindi ko po magalaw-galaw dahil nasasaktan po siya. Yan po ang kanyang sugat. Kagat po yan ng pusa. So malaki na po ang sugat niya. So obserbahan ko muna siya ng ilang araw kung merong improvement doon sa nilalapat kong home remedy sa kanya. Halika na, labas na ikaw, be. Ito si Witty ay hindi pa naman siya 100% recovered. Pero meron na po siyang improvement mula dun sa kanyang iniintang allergy. And bukod sa kanyang allergy ay nagkaroon po siya ng pagsasuffer after na siyang makapon dahil sa side effect ng anesthesia na inilapat sa kanya. And almost 1 month po siyang nagsuffer nun dahil sa nag-trigger ang anesthesia doon sa kanyang iniindang allergy. Dahil bago namin siya pinakapon ay ayan, nagagalit po siya kapag nasagi ang kanyang buntot. Maselang bahagi po ng pusa ang kanilang buntot kung kaya't sa kasalukuyan po siyang nagsasuffer sa pain. Sakit ba? Teka muna, te. Ayaw niyang ipahipo ang kanyang katawan dahil sa ayan, gusto mo man niyang umupo pero hindi siya makaupo. Tinitikwas sa sobrang sakit po. Ayan. Kung pansin niyo po ang kanyang pagkakalbo sa balahibo niya, resulta po yan nung after na makapon siya, naglalagas po ang kanyang balahibo gawa nung paglapat sa kanya ng anesthesia. Buti na lang po at unti-unti na pong naka-recover at natutubuan na po ng balahibo. Susubukan ko po ulit na lalagyan ng katas ng snake plant ang kanyang sugat.
sana po ay magpahipo siya. Gabi, ayan, nagiging fluffy ang kanyang balahibo gawa dun sa sakit. Parang ang nangyari dito, nagkaroon na din siya ng panibagong sugat. Hindi po namin alam kung muling napasugod dito yung stranger cat. After po nito ay dinidilaan po niya ito. Ayan. Sorry. Ayan po yung sugat. Yung kagat. Ito po yung bakat ng ngipin na yung stranger cat. Dalawang yan, magkatapat. So, buti na lang, hindi na-apektuhan ang bayag. Dahil napaka-delikado kung pati bayag ay nakagat. Kaya nahihirapan siyang umupo. Ito, may kagat din siya dito. Ganito po ang nangyari sa kanyang Kuya Blue. Nagkaroon po ng bukol, part ng pige. Tapos, ginamot ko lang sa kanya ay snake plant. Ito. Ito nilapat ko kay Witty. After 5 days na pinagtsagaan ko talaga, ay ayun, lumabas po ang nana na napakaraming nana. Sorry. Hindi na. Galit siya. Hindi na. Sorry. Sige, pahinga ka na. Pahinga na ikaw, be. Pinamot ka lang ni Mama, be. Ganyang gesture niya na lumidila-dila, ibig sabihin niya, masakit po yan.